Huwag daw mainggit. Gawing inspirasyon ang kung ano ang meron ang kapwa natin. Gawin nating inspirasyon para din tayo ay magtagumpay o makamit natin yung kung ano yung gusto natin sa buhay, di ba? At gawin nating yung kasabihan na if others can, why can't I? So good luck mga Pisces. Panoorin niyo guys ang aking video para malaman niyo ang mga iba pang ipipicture ko. Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, Lovely Lynn guys is nagbabalik. Ayan, sa ating pag-picture na ating pagiging Piscean. Ayan. Kumusta po ang mga ka-Piscean ko dyan? Ayan, pasensya na kaya. Alam nyo naman, busy-busy ako at isa na eh. Sobrang sa sobrang pagod ay hindi na nakakapag-vlog. So, ayan. Eto na. Marami na. Guys, ayan o. Marami akong gaganyan ako. Marami akong nakalat na naman na super resonated na naman si ako, guys. Ayan. At siyempre, eto guys, kasi eto nga ang mga Piscean na nalulugmok daw ngayon ang Piscean sa mga sa financial problem. Pero ano man ang pinagdadaanan ay talagang meron pang positive outcome at kung ano yung pinagtisan, nagsasacrifice ngayon at ng mga nakaraang buwan ay may kapalit yan na big blessing at magagandang pangyayari. Yun ay nakadestin sa atin na may maganda pa rin kinabukasan ang Piscean. At gaya ko nga, syempre ito, relate sa mga basa ng mga tarot readers. Grabe naman itong mga ito. Ang gagaling. Eh, syempre, shout out sa inyo lahat dyan. It's too many guys. Ayan. Una-una na syempre ang aking idol na si Lula Baby guys. Ayan. Pasupport po ng kanyang channel. Ayan. Ako'y grabe na relate na naman talaga sa mga sa mga basa at ang siyempre ang Piscean daw ay ngiti-ngiti lang din daw para kahit kung anong pinagdadaanan ay makaakit pa rin ng swerte ang ating smile. Ayan, at siyempre dito tayo sa social media kaya kailangan ay laging nakangiti. Nakangiti kahit ano man ang pinagdadaanan para magbigay tayo ng mga ideya o magiging inspirasyon mga pinipicture natin o ginagawa dito sa social media. At yun nga, ang sabi, eto, sabi siyempre, para matupad lahat ng mga pangarap o magawa lahat ng katuparan ang mga pangarap, kahit naman sino, ay siyempre, kailangan ay be positive pa rin at yung pagiging friendly ay huwag aalisin. At malay natin daw, sabi ng isang tarot reader, yung isang ngiti lang natin ay may mangitian tayong guy or isang sa mga babae dyan, sa mga lalaki dyan, isang tao na yun ang simula ng pagkakakilala sa isang ngiti lang ay isang swerte ang kapalit. O, diba? Kaya ngiti-ngiti tayo dyan. Smile, smile. Kahit ano man ang pinagdadaanan natin. At yun, alagaan siyempre ang sarili. At ang mga Piscean naman, kahit ano man pinagdadaanan, nandun po nga yung lugmok na at yun ay resonate nga ako sa struggle sa pera ay high vibration pa rin ang Pisces. At magpakatatag ang kalooban, be positive at ay huwag susuko. Yun naman, minsan gusto ko nang sumuko o ano gagawin para sumuko, di ba? Mas talo tayo pag tayo ay susuko, kaya kailangan laban lang. Di ba, guys? Ayan. Ito, may nakasulat ako dito ang mga paghihirap ay matatapos na. O, ayan. Bakit? Relate ako dyan kasi malapit na akong matapos sa aking binabayarang utang, guys. Ayan. Na, di ba naman, nagpapakatotoo ako sa inyo. Ako ay may utang. At siyempre, negosyante. Walang negosyante ang hindi nagkaroon ng utang. May liban kong talagang
mayaman ka. Ay, ako siyempre, umaasa lang din ako sa mga 5'6". At siyempre, alam niyo man ang 5'6", di ba? At sabi nga, electric fan, at sabi nga, huwag daw laging, ano, sabi ng isang tarot reader, ay huwag daw laging ikumpara ang sarili natin sa iba. Kumbaga, kung wala man tayo at hindi nararating natin yung kanilang narating, o may, yung kung ano man yung marami sila o meron na hindi natin nararanasan, ay gawin na lang daw natin inspirasyon ang mga ganong tao. Kumbaga, ang sabihin natin ay maging tatak natin sa isip yung if others can, why can't I? Para maging makamit din natin yung mga gusto natin sa buhay. At syempre, unang-una na, ang panalangin natin sa Diyos, diba? Diba guys, sa panalangin, lahat naman tayo ay may mga suliranin sa buhay. May kanya-kanya man tayong estado sa buhay at o kalagayan, ay equally tayo na pinagkalooban tayo ng Diyos ng kanya-kanyang talent. Kaya kung ano yung talent mo o kung ano yung alam mo, ay gawin at malay natin yun ang ikauunlad. At eto nga sabi ko, kahit ako hindi ako umunlad sa pagiging businesswoman, at yun ang aking, lagi nakalagay na ako yung maliit pa, ano ang gusto mo maging to be a successful businesswoman. So, pilitin ko man yun at talagang pinipilit ko maging asensor sa pagnegosyo, ay hindi rin pala talaga kaloob ng Diyos sa akin na ako'y umasenso. Pero hindi naman totally as in zero ako na yun. Kumbaga, malaking na itulong din sa akin ang pagiging negosyante ko. At sabi pa nga, yung kasabihan na kung hindi buukol, hindi bubukol. Kaya kumbaga, kung ano lang yung ano sa atin, yung kaya natin gawin at kung ano yung kaloob ng may kapal, ng taas, ayun na ating, yun ang ating dapat tanggapin. At pagsikapan kung ano yung hinahangad natin na makamit. Diba? Ang lalim ng mga Tagalog ko, guys. Ganyan naman talaga ako, malalim ako naman ng Tagalog pag na, ano ko, yung mga Tagalog na malalalim. Ayan. Yun nga, there is a positive outcome ang mangyayari pag yung mga lahat ng sakripisyo natin na pagtitiis ay hindi natutulog ang Diyos, kasi alam niya yung kung ano yung pinagdadaanan natin. At ayan, alam yan ng universe, at siyempre mayroong mga alam yan ng ating mga holy angel na diyan lang sa ating tabi-tabi. Luck is in your side, mga Pisces. At ito, yung pagiging generous, loving, at pagiging mababang loob ng iyong mga Pisces ay isang parang yun ay may mga kapalit na hindi man natin, hindi tayo naghihingi ng kapalit na yun, may mga tinutulungan tayo, ay kailangan din natin ng mapalitan yung ano. Kumbaga, Diyos na nga lang ang magbibigay sa atin ng kapalit. Kung ano yung itinatadhana sa atin, ayun. Siyempre, tatanggapin natin na magpapasalamat tayo sa Diyos. At ano pa nga ba? Tayo daw mga Pisces ay yung palibhasa sa sobrang ating mga pagiging mabuti natin sa kapwa ay yung pagiging generous natin, hindi natin alam na may yung mga paggaya nito, pagsishare ko ng mga ideya dito, at shoutout sa mga katulad ko na mga nakakapagbigay kahit paano ng ideya, ng saya sa ano, sa kapwa, ay hindi natin alam na tayo ay may mga pumapansin din sa atin, o mga sumusuporta sa atin, na akala natin mga Pisces na sa sobrang self-pity natin minsan, at siyempre inaamin ko naman yun, nagsiself-pity ako minsan, hindi nga minsan eh lagi. Yan ang karakteristik na isa ng pagiging isang Pisces, di ba? Shoutout sa mga Pisces dyan, sino ang hindi self-pity, nagsiself-pity dyan minsan? Di ba? At yun nga, may kaganapang mangyayari daw na parang miracle sa atin mga Pisces. Uy, i-claim na natin yan guys. May darating sa atin talagang swerte.
hindi pa man natin naaano, ay siyempre i-claim natin yan at panalangin natin sa Diyos. Gamitin ang nakaraan daw na kahit ito'y hindi maganda, ay gawin parang, kumbaga, ilaban natin gaya natin ito. Pagsikapan pa rin natin na kung hindi natin narating o nangyari yung ating hinahangad ay mangyayari at mangyayari pa rin. Follow your heart. Kung ano yung pinagdidesisyonan mo, ito nga, sinusunod ko na yung parang gusto ko ng, ito na sa social media, ang gusto ko ng talagang ipagpukusan ng ano, lalo na sa pag-online selling. Ayan, alam niya ako saan ako naroon na. Guys, pag-follow ako. Ayan. O, diba? Ayan, at doon daw, at magkakaroon doon ng maganda talagang ano doon sa pag, sa platform na yun. O, diba? Claim na natin yan, guys, na tayo marirecognize nga. Diba, lahat buwan-buwan ayun halos ang mga reading ng mga Vicia na talagang may mga public recognition o kumbagay may mga humahanga pa rin sa atin na hindi natin alam na may nai-inspired tayo o nai-encourage tayong mga tao sa ating paligid o nakakakita sa atin, di ba? Ayan. You know, without your knowledge nga ay hindi natin alam na may nakakapansin sa atin din at may humahanga sa ating ginagawa. Diba kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, guys? Pare-pareho man tayo ng, o magkakaiba man tayo ng mga problema at, pare-pareho tayo may problema pero magkakaiba nga lang ay isa lang din ang patutunguhan yan. Hindi magtatagal ang ating mga problema ay dadaan lang yan. Parang nakikiraan po yan. Ibig sabihin, talagang matatapos na rin ang mga problema. At ito nga, resonate ako. Malapit na ako matapos. Thank you, Lord. Para kung yung pinigyan na ako ay pinupukpa yung naranasan ko, guys, sa aking pagiging isang negosyante. Yan. At pero sa kabila ng lahat na yan ay hindi pa rin ako nawawala ng asa, ng pag-asa. Although ako talaga yung gusto ko na minsan bumigay, ano gagawin ko? Magpapakamatay ba ako? Napakamali. Diba? Napakamali. O kaya ikaw naman yung ano yun ko na masama ay talagang masama pa rin. Kailangan pa rin lumaban. Diba? Lagi. Make your own decision. Paminsan-minsan na huwag ka laging nakikinig na lang sa sabi ng yung kapwa. Malay mo kung yung decision mo ay ano, gaya niyan. Yun ang mas magiging successful ka. At ito nga, sabi ko nga, ay hindi siguro ukol sa akin ang pagiging businesswoman na umasenso. Although marami din ako na-inspired or na-encourage or natulungan, ay siyempre ipagpasalamat ko pa rin yun. Malaking kong pasalamat yung una-una na siyempre yung iyan ako din na buhay. Yan din ako nakasurvive ng mga dyan din ako na pinagkunan ko ng ilang taong pumupinag. Yung sitwasyon na yon ay doon din ako kumukuha ng lahat. At syempre, ang aking anak, dyan na-inspired ang aking anak sa aking hanap buhay na yan. At ngayon ay napaka-successful na ng aking anak, di ba? Ayan, talo ako ng aking anak, o, di ba? Ay, ako na maitanggap ko na yon. Kumbaga, alam ko na may nakalaan pa rin sa akin ang Diyos na pagiging, ano ko, yung may nakalaan din na magandang kinabukasan din ako. At salamat ako sa Diyos kasi kahit ako may sakit, ay kinakaya ko ng lahat, guys. Oh, solo ako. Nito lang ako. Nandito na sa anak kong bahay. Sa bahay ng anak ko, I mean. Dati, siyempre solo ako. Tapos lahat, minsan nililihim ko pa sa anak ko ang problema ko, guys. Oh, guys. Kinikim ko lang o ano, gusto ko pa rin tumayo sa sarili kong paa. Pero pag talagang ano na, ayun, iniiyak ko na lang. At humihingi na rin ako ng tulong sa aking anak. At syempre, tutulungan pa rin naman ako talaga ng aking anak. Ayun guys, ang haba ng aking ano, daw mag-isip ng nega para at least hindi yung nega, yung pagiging umagala, walang pera. O yung mangyayari, yung walang pera. Kaya, kung magpas, always positive thinking. Sabi pa, be a warrior, not to be a warrior. O, di ba, marami na akong ngayon nakasabihan na kailangan ay anuhin natin, di ba? Yan.
yung mga kasabihan na yan o mga ang tawag dyan, mga expression yan, ay maganda rin siyempre. Maganda. If others can, why can't I? Kaya wag natin, wag tayong mainggit sa mga kung ano yung meron sa kapwa natin na wala tayo o yung hindi pa natin nararating at narating na nila. Kumbaga, kahit una-unahan lang yan. Sabi ko nga, if others can, why can't I? So, good luck sa ating lahat ng mga Pisces. Kahit hindi sa mga Pisces, siyempre, lahat naman. Kung talagang magsisikapan mo at pinagdadasal mo, talagang pinagbubutihan mo yung trabaho mo at yung pagdasal mo yung mataintim. Diba, guys? At ito naman, shout out kay Lula Baby, sa aking idolo na Lula Baby. Ayan, sinulat, alam niyo guys, sinusulat ko mga naano ko, na-resonate ako para at least pag sinishare ko sa inyo ay naano, nakakalimutan ko kasi minsan yung mga naano, mga ayan guys, sinusulat ko nga ito, mga electric fan na ito, inaaway ako ng electric fan. Hindi madamot ang paisiyan, hindi ba hindi naman madamot ang paisiyan, at kumbaga minsan nga ay yung para sa atin na ipamimigay pa natin. Diba guys, ayan. Ang gusto daw ng mga Pisces, sabi nga ni Lola Bibi, gusto ay tahimik na bahay. At kumbaga, ayun, totoo naman. Ako, resonate ako ron kasi palibasa, siyempre may bata dito. Ako'y dati solo. Eh, pag kayong maiingay na kumisan yung mga, siyempre hindi mawasan yung mga pag-ano, sa kapagsaway ng magulang. Ay, ako'y nananaway na rin. Sabi ko, ayoko nang ganyan kaingay. Ayan. Eh, lahat naman, hindi naman, lahat naman ng mga, ano, ng pamilya ay nagkakaroon ng maingay na sitwasyon, di ba? Yung mga halimbawa, pinagtatalunan, kunyari yung mga, kahit yung mga nagtatawanan na yun, papasubrang, ano, ingay nyo naman, sinasabi kong gano'n, ingay nyo. O, di ba? Luck is coming, kaya may ipagdiriwang daw, sabi ng Lola Baby. Uy, i-claim it, Lola Baby. Yan. Luck is in our side, sabi ni Lola Baby. Kaya ay, ganun ang isang Pisces. Pag magpakabuti ka, at mabuti rin ang pakikita sa iyo, pero ang Pisces ay kahit saan mo daw dalahin, ay talagang kayang makisama. Yan. At kahit sa ang larangan ay marami pa rin pwede ibuga ang Pisces. At talented and creative nga ang Pisces, di ba guys? Ayan. Gaya ko nga, kahit paano, meron akong talent, may marunong ako magkata ng tula, kanta, wala lang akong time, at kulang lang sa time, at siyempre kailangan niya concentration. At siyempre, marunong tayo sumayaw. Mula noon ay ako, nagtuturo ako ng sayaw dati nung medyo bata-bata pa ako. And then, ayan nga, mahilig akong kumanta, di ba? Alam niyo naman, kahit pa sabihin trying hard, at least talent din yun. At may napapasaya din tayo minsan. Sa aking mga pagkanta-kanta. Ano daw talaga ang Pisces ay, kaya isinilang ay, may, parang, may nakadisting na, yun nga, pagiging matulungin sa kapwa, yung pagiging malambot natin na puso, ay tayo ay, may, ang tawag dun, yung kumbaga nakaano niya ng Diyos na ano na tayo ay gagamitin ng Diyos na yun para mag-ano sa kapwa. Oy, so ang mga Pisces talaga ay blessed, ano din. Yung kahit dumaan sa mga ganung mga pagsubok ay isang kahahangaan daw balang araw din ng mga tao at pagkakalooban din ng Diyos. Yan. Ang universe, and then of course yan, may gumagabay sa atin na mga angel natin. Naniniwala ba kayo sa mga angel? O diba, totoo naman yon. At kaya nga ang Pisces ay may pagka-unik. Ako resonate ako dyan sa mga pagiging unique, kasi ayan, napapahaba na naman aking ano, kasi nga noong sa pagdating sa business, gusto ko yung kahit ako'y gumaya, ay may kakaiba pa rin. At gaya nun, example ko yung ako na yung pagiging negosyante ay basta kung saan ako nagpwesto ng ano, gusto ko yung ako'y naiiba. Na yung kahit man gayahan, at yun nga nangyayari, ginagayahan ako. Hindi ako yung gumagaya. At minsan may kumukuha nga na may nakukunan ako ng mga ideya, kumbaga naiiba pa rin talaga ang Pisces.
Ayan, shout out sa mga Pisces dyan. Sila mga creative and ano dyan, may mga talent. Diba? Mga Pisces, yung talent ko, yung talent natin na i-share ay meron tayong napapasaya, napapasaya at nabibigyan ng ideya. Diba, diba? Ayan, eto pa, ano pa nga ba? Discoverin pa ang ibang talent ng Pisces. Kaya ako nga guys, ito ha, magtututok na ako sa at gagawin ko na yung mga talent ko. At ganun lang pala nang ako yung iba hindi sa pag-ibang ano guys. Ako ay hindi nawawala ng eco-content. Kulang lang ako sa time. Oh guys, kulang lang ako sa time. Kaya ay pagka ako ay nakaano na nagdedesisyon na kami ng aking anak na buwan na lang ang ano at ako hihinto na ito laging sumasakit niya ang aking ulo guys. May nabasa din akong foreign tarot reader na sa isang platform daw ay ako daw ay kikita o magbo-boom daw ako. Ay, abangan natin yan guys. Kaya i-claim na natin yan guys. Mga Pisces guys. Yung mga Pisces dyan ha. Ano natin, ilabas na natin yung mga talent natin ha. Ilabas na natin kahit sa ang platform o dito sa YouTube siyempre. At sa mga iba pang platform, kung kaya, kakayanin ang oras at isip nyo, ilabas na natin. O, diba? Sa talento nga daw ay makikilala. Sa talento natin yun, ay makikilala daw tayo na. At maipapablis pa. Uy, may makikilala daw tayo na. Ano, hindi ba man ako resonate doon? Kung baga, advance na yung isip ko na, ay claim, ikiklaim ko na yan. At ipagdadasal na. Magkatotuman, hindi ko man hinangad na maging magkilala ng publiko yung ang sa akin yung makapag-share ako ng kaalaman at makapagpasiya ng tao kahit paano sa aking mga ginagawa sa pagkanta o pagsulat ko ng tula at kanta yan ang ganun o kaya kung ano man yung ginagawa kung pwede kong ano na i-share sa inyo ayun alam kong ikatutuwa ko din yun ayan shout out sa mga Pisces dyan ang Pisces ay serviceable daw. Kumbaga, sabi ni Lola Baby, shout out Lola Baby, serviceable, ibig sabihin, in other, ano, sa aking paliwanag na ano, ang pagkakaalam ko din, serviceable ay yung, yun nga, tayo ay tumutulong, ay marami tayong na-encourage, at meron tayong, kumbaga, parang ano yun na tayo, kaya pinanganak ay tayo ay may obligation, anong tang dun, yun na yun, ayun, tayo nga ay parang gagamitin na para ano lalo na daw balang araw tayo ay gagamitin ng ano para makapagbigay makapagbigay kasiyahan at makatulong sa ibang tao o kahit sa pamilya kahit kanino yung abot ng ating makakaya diba ayun diba ang ganda ng ating mga ano ang ating mga reading na mga Pisces mga positive talaga ang galing ng mga tarot reader na ito nakakainis o nainis nakakatuwa I mean saan talaga daw ang Pisces kasi nga gaya niyan may mga time na no freedom may gustong gawin pero hindi magawa ayan inamit ko yan guys resonate ako dyan kasi minsan nahihiya ako dito sa aking anak sa aking manugang na may gusto akong gawin, hindi ko magawa. Eh, kasi siyempre, nakikita rin lang ako. Kahit pa sabihin mo, anak ko yan, siyempre may, ganyan minsan, ako nasisita ng anak ko, mama, ba't pinos mo yun? Ay, gusto ko i-post eh. Yung iba nga kung ano nalang pinopost, kailangan ko ng views anak, sabi ko. Ay, kumbaga, hindi naman ano yung anak ko, inaano lang niya ako na mama wag naman puro lagi mo i-post yung ano yung lahat ba ng sitwasyon ipo-post mo ay kasi hindi lang naman ako ang ganito eh ay, alam ko naman ay kahit paano may mai-enjoy may matutuwa mapanood yung ganon may ako mapagkuna ng idea o kung parang babala o di ba parang din ito ang tamang pagiging isang tarot reader nila na nare-resonate ako ayan kaya sinishare ko sa inyo at least kumbaga magkakaroon kayo ng idea di ba yung mga ganun mga sistema sabi sistema so ayan guys thank you for watching at ayan ingat-ingat po tayo good luck po sa ating mga luck mga Pisces dyan, good luck po sa ating lahat. God bless everyone.